Let's all welcome on CyberChat, Mr. Red De Guzman, the Secretary General of NCSP. Isang napakaganda, or should I say, mapagmahal na araw sa inyo, Sir Red. Yes, Sir Red. Good day po and welcome dito sa CyberChat. Yes, masayang buhay sa lahat, ano, Archie, David, and syempre, Ms. Risa, and sa lahat po ng nanonood dito sa CyberChat. Maraming salamat sa invitation. And this is not the first time actually, ano. Ang NCSP kasi was part of the Cyber Guardians during its birth month, ika nga, ano. Actually, sir, parang may naalala ko, since I attended the summit last year, may mga attendees from NCSP Pasig. Yes, yes, oo. I would like to thank, syempre, yung ating NCSP chairperson ng Pasig na si Edgar Durano, na yung group niya supported yung activity ng Cyber Guardians during that time. Yes, Sir Red. And sana po makasama ulit namin kayo sa mga ongoing programs ng CGPH, lalo na sa Pasig Safer Cyberspace Program called Sanctuary. And sa susunod na National Youth Leadership Summit Pagyabong sa November 23 at 24 this year. Sir, ma'am, excuse me lang ha, magsha-shameless plug muna kami. No, sa atin pong mga tagapanood, you will see on screen a QR code to register in Pagyabong. Please take a photo of the QR code and register to join us on November 23rd to 24th. And yes, calling on all cyber youth champion and warriors, student leaders, youth representatives from churches, school-based organization, and SK members. Join us sa Pagyabong. Yes, maraming salamat ano, sa inyong invitation for Sanctuary in yung Pagyabong. And dahil nga sabi ko, the NCSP remains committed just advocacy na yan. We will surely join yung activity na yan ng Cyber Guardians. Sige, balikan natin yung video that we saw earlier. It showed the different chapters of NCSP and all over the country and some NCSP chapters abroad. So, Sir Red, how many local and international chapters and total members do you have right now? We now have three active chapters abroad. This is Thailand, Macau, and also sa Thailand. Dito naman sa Pilipinas, most of the regions we have presence na. So, as of 2024, we have about 400,000 plus members. Wow! So, sobrang bilis ng paglaki ng, you know, NCSP ever since you guys started and na-form noong 2018. At hindi naman ako nagtataka kasi according to the World Health Organization, funded by the study of the Department of Health and the University of the Philippines National Institute of Health, the number of solo parents in the Philippines is currently estimated at 14 to 15 million. Yes, that's true. Ano? And that number is used as the basis din ng ating mga legislators. Pero we believe sa NCSP na that number is even underestimated kasi hindi lahat ng mga barangays natin, lalo na sa far-flung areas, ay naaabot. And based din sa aming experience during orientations, doon sa mga attendees, usually mga 20 to 25% lang yung merong solo parent ID, the rest are not aware. Wow, okay. Pero para sa sake ng ating mga ka-chatters, can you please define under the law, sino ba ang mga solo parents? What is the definition of a solo parent? Yeah, that's very interesting, ano? Kasi meron tayong idea na pag namatay ang asawa, iniwan, eh solo parent ka, no? Pero actually, there is a law, no? Yung Republic Act 8972 and also Republic Act 11861 na kinikilala sino talaga. So, under this law, unang-una, dapat meron kang anak or beneficiary na 22 years old and below na hindi pa married, hindi siya nagtatrabaho. So, ibig sabihin, purely kay solo parent lang siya nakadepend. Tapos, dapat kasama siya sa bahay. Ngayon, may iba't ibang categories din. Ano? Doon sa original law, 10 yung categories. So, kasama dyan yung namatayan, inabando na, yung separated, tapos yung mga relatives up to 4th civil degree of consanguinity and affinity. Tapos, meron din yung mga hindi masyadong alam, yung mga naging victims of rape, yung nakakulong ang asawa, no? Not necessarily may final judgment. Tapos yung mga tumatay yung foster parent, yung mga legal guardians, kasama sila dyan. Dito sa bagong batas, nadagdag yung spouse or relative ni OFW na considered as low or semi-skilled. Ayon sa Department of Migrant Workers, majority ng ating deployments
low or semi-skilled OFWs. Tapos, naisama din dyan yung mga buntis pa lang. Kasi before, kailangan mga nakamuna. Tapos after one year, tsaka ka makakonsider as solo parent. Pero under 11861, buntis pa lang, pwede nang mag-apply as long as may medical na katibayan na ikaw ay talagang buntis. What's important dito sa 11861 is kinilala na rin yung mga victims ng VAWSI, Violence Against Women and Children, as special categories ng solo parent, at yung mga adolescent solo parents. So hindi lang ito yung mga nabuntis, kasama dyan yung mga victims of child marriages. So napaka-importante na maintindihan. Kaya nga sinasabi ko kanina, underestimated kasi marami hindi nakakaalam na may iba't ibang categories pa. Well, Sir Red, maybe based on the categories of solo parents that you mentioned, ano naman ang distribution ng total membership of NCSP sa limang categories na yun? Well, before the pandemic, ang number one sa membership namin was yung mga abandoned solo parents. Ano? Pero after the pandemic, na-overtake siya ng mga namatayan ng asawa. No? Siguro, mostly dahil due to the pandemic. Tapos, we can attribute that din also dun sa increased information dissemination. So, mas marami ang nagre-register na. So, naging number two yung abandoned. Number three is yung mga unmarried solo parents. Ano? Ito yung mga nagkaroon ng anak, pero not necessarily, hindi sila kinasal. No, nagkaroon lang sila ng anak. Then this is followed by separated. And then, sumusunod dito, yung mga ano na, yung mga relatives na tumatayong magulang, and then all the rest is distributed na doon sa ibang categories. I like na very malawak and encompassing yung definition of solo parent. It really recognizes the different kinds of parents, whether namatayan or na-abandoned, and even how the VAWSI, victims of violence against women and children, are also included. And bago pa manganak, protektado na and pwedeng correct maging solo parent. Yeah, that's true. No? Kaya nga, we push talaga for the amendment ng batas kasi nga, doon sa original na law, hindi masyado napoprotektahan yung mga bata. Eh, ang solo parenting kasi is a family issue. So, kailangan nandoon yung protection for the children. I just want to add, I think that also helps the stigma many women and children face for this kind of situation. Kasi from the start, protektado na sila. So, mas nagkakaroon ng support kasi nalilesan ang stigma dahil recognized sila with this kind of protection. Alright, so David, considered pala yung lola mo as solo parent since she's been taking care of you since then, di ba? Yeah, that's true. My mother was a single mom before she went to Canada and left me with my lola. Ikaw din, Kuya Archie, ang lola mo pala ay solo parent din before she passed on. No? Yeah. I grew up with my lola since I was 12. And yung father ko naman, he passed away when I was 17. So technically, mula nung 12 ako, nakatira ako sa lola ko. Then naging solo parent yung lola ko nung nawala yung father ko, nakasama din namin. So si Archie and si David are actually part of the solo parent family. And incidentally, tatlo kami, no, na anak ng mga solo parents. My mother became a solo parent noong 2001 when my father died. Pero at that time, we were not aware na may batas, may mga benefits and may programs. So, napakahirap kasi biglang nagbago yung family dynamics. My father was the breadwinner, tapos biglang nawala. So, yung isip ng mom ko, and it's very hard para sa isang anak ano, to comprehend, na gabi-gabi naririnig mo umiiyak yung nanay mo, tapos wala, parang you're so helpless eh, hindi mo alam ano, paano mo ba mapapacify. So napaka-importante nung batas, and dahil dyan, my younger brother was forced to stop second year college na siya at that time. So napilitan siyang tumigil kasi nga nagbago yung dynamics eh, hindi na siya basta yung usual eh. So kailangan lahat kami mag-adjust, and I think that highlights one of the challenges ng isang solo parent family na what happens next? Nandoon ba yung suporta at protection talaga para sa pamilyang solo parent? So, Sir Red, later we will also know more about David and Archie's stories, their challenges growing up in a solo parent family setting, and how are they also able to cope? Pero tanungin muna natin ngayon si Sir Red, ano-ano ang mga unique set of challenges experienced by being a solo parent? Well,
gaya rin na sabi ko, ano, yun yung pinakauna talaga, yung pagbabago ng family dynamics. So, I think most parents, gano'n naman, ano, na yung financial responsibility talaga nandyan. So, kung ikaw ay isang solo parent, na used ka, na hindi ikaw yung breadwinner, ang laking pagbabago niyan. And ang nagiging consequence is, yung ibang responsibility mo sa parent, nawawala ang focus mo. Kasi nandun ka palagi sa, kailangan kong magbayad ng bills, kailangan kong bayaran yung tuition, no? Kailangan may pagkain sa ano. So, yung responsibility mo as a parent, hindi naman nakafocus sa financial lang. Paano kung pagbibigay ng good moral values, yung guidance sa mga anak, yung pagbabantay sa ating mga anak against different threats, no? We can protect them from what's inside our homes. Pero what about yung nasa labas? Eh ngayon lalo na, no? The internet is napakabilis, napakadali, ano? Isang click, andyan na lahat ng information. And ang mahirap dyan, wala talaga nagpupulis, no? Kahit sino. And yun yung nakakatakot during the pandemic, eh, kasi parang, oh, ang mga bata are now licensed to go online. So, sa solo parent, dalawa ang threats. Una, they are not aware. Ang solo parents natin, ang age is about 38 to 50 plus years old on the average. So marami dyan, hindi inabutan yung birth ng technology. So hindi nila alam ano yung dangers, hindi nila alam paano protektahan. Yung second naman is ginagamit kasi nila yung technology to offset yung situation kung saan wala yung isang parent eh. So, nakisalimbawa ni David, para ma-appease, no? Dahil wala yung naging nanay. So, sige, bibigyan kita ng cellphone kahit hindi pa dapat. So, na-access niya ngayon yung dangers. Hindi man sinasadya, pero binubuksan natin yung pintuan. Eh. Tayo mismo ang nagbubukas ng pintuan. So, kaya kami naniniwala, education and yung proper guidance is napaka-importante para sa mga anak ng solo parents. Yeah, and it's not just the cell phone because a lot of parents also use the iPad as a, a yaya or a nanny for little toddlers. Parang habang nagtatrabaho ang magulang, manonood yung bata ng mga iba't ibang show sa iPad or para ma-pacify at maaliw yung bata habang wala or away yung solo parent. Pag-click mo kung ano-ano yung nagpa-pop up. So ang hirap nun na iiwanan sila unguided and this can open up a lot of kind of worms na mahirap ng kontrolin later on. At saka ang delikado pa dun is hindi nakikita ng solo parent ano yung content na napapanood ng bata. Exactly. Because they're away, busy at work, you know, managing a household and, you know, providing for the family. And, you know, I saw a study that they saw the difference na pag ang gadget na expose sa toddler, very young age, formative years, ang development ng brain ng bata ay hindi na form ng maayos. The brain size is different from those who were not exposed to gadgets. So even that is already a big factor na syempre will affect the children not just mentally and emotionally but even, you know, their proper development. Yes, true yan. Ano? And I think it's the responsibility then ng parents primarily na maging aware at maging conscious tayo. Hindi natin pwedeng ipasa yun. That's true. And maging involved. Like, kung ano yung interests nila that they, you know, explore on the gadgets, dapat alam mo rin at, you know, na may awareness ka of their, as of any solo parent, the interest that the children have para nakakasabay mo yung mga anak sa mga interests. And, you know, it's an easier conversation when you can connect. Yeah, correct. And I think, I recall, ano, isa doon sa mga ginawa ng cyber guardians na trainings, I recall yung sinasabi ni Anthony Pangilinan, ano, about raising children na you should just identify ano yung mga non-negotiables and everything else should be negotiable. Kasi at the end of the day, tao pa rin yung mga anak natin and we should teach them how to become better human beings. Wow, you know, I can't imagine the difficulties faced by a solo parent to balance time for work, parenting, home responsibilities. Kasi sa aming mga parents in a traditional family setting, parenting is already complex. So, what more solo parents, right? True yan, ano? Kasi yun yung isa nagiging problema. Kami sa NCSP, what we try to do is we try to form yung mga support networks, support groups within the barangays. Kasi anong nangyayari kay solo parent? Out of, siguro, natural ano ng tao yun eh, no? Na to survive ka.
So pag doon ka nakafocus, normally, nagiging individualistic ka eh. Sinashut off mo yung iba, kahit well-meaning, gustong tumulong. Kasi ang iniisip mo, baka hindi mo makontrol yung influence nila. So sa isang solo parent community, at least kahit iba-iba yung dahilan paano sila naging solo parent, yung concern, yung pare-parehas na experiences, nakaka-relate sila sa isa't isa. And this support group now will help yung solo parents to normalize yung situation ng kanilang family. I think that word is very important, to normalize, because, you know, be solo parents or even children from solo parents, may stigma, they face different experiences also in school na isa lang ang parent nila or they're from a broken family. So having a community and support group to turn to, I think that's very important. I'm curious, do the kids also have a support group to turn to, or it's just focused for the parents for now? So we started to form groups, yung mga kabataan. And kasi I think this is one of the wonderful things with NGOs, ano? You create yung networks of partners para yung mga experiences, yung mga kayang ibigay at itulong doon sa inyong purpose, nandyan sila. And dahil dito, we were able to address yung mga needs ng ating mga kabataan. Medyo mabawasan yung dependence sa social media, no? Bigyan natin ng ibang activities, no? Kaya ito, ang gaganda ng mga artworks, ano? So, it helps to focus yung kanilang energy into something more positive. Kasi, naalala ko nung bata ako, most of the time, nasa labas ako ng bahay, di ba? Ngayon, napakahirap. Nakakulong sa kwarto. Sabi nga kanina ni Miss Risa, no, hindi mo na alam kung ano yung ginagawa nila. And nawawala yung quality time talaga na very important for a parent and a child to develop yung relationship. You know, I think because kids are also, and the youth are always on their gadgets, parang umiba na rin mindset nila because they have all the information and a click of a button. So parang nagkaroon ng cultural shift, and this led to more assertive and independent generation of children who question or challenge authority more readily. But I'm not saying this is bad. Huh? It only means that, you know, parents should know how to handle this kind of generation of millennials and Yers. And, you know, I think yun yung challenge kasi the children, you know, have the world at the palm of their hand, but they have all the questions also at the click of a button. True. You know, I think the advancement, no, sa IC, so sa information and communication, has greatly influenced the cultural shift that you are discussing right now. Yung constant exposure to screens and social media has greatly decreased face-to-face interaction between parents and children. Ika nga, hindi lang generation of Yers, no? Ang tawag sa atin, the generation na maraming stiff neck. Kasi hindi na... Or neck, diba? Laging nasa gadget. Hindi na kinataas yung mukha, eh. Personal ko pong experience yan. Pandemic, from 7 to 7, you're just on your phone. And that's the reality we had to face. No? Yes. And on the top of that, information has come available at the click of a finger, creating generation of children who are exposed to vast array of ideas and opinions from young age. Okay din naman yan para sa mga kabataan as it can foster critical thinking. Pero sa aking palagay, dapat ang mga parents must be able then to guide their children pagdating dito sa mga managing. And there were conflicting message from various sources against family values thought at home. And this is information overload can make establishing and maintaining authority very challenging para sa mga parents. You know, tama kayong dalawa, Archie, David, kasi mako-confuse talaga ang mga bata due to the information overload and the lack of direct communication may also contribute to misunderstandings and conflicts. That's why earlier, diba, I mentioned in my own home, we try to put parental controls and limits because of a lot of fake news, misinformation, and of course, other cyber threats like bullying, online bullying. Iba na yung bullying ngayon, dati, face-to-face. Now, children and young people are more aggressive because it's, you know, hindi face-to-face eh. Mas malakas loob nila manakit ng ibang tao, sad to say, because it's a screen that separates them, diba? There's just a username and they can say everything they want, pero hindi sila, walang sasapak sa kanila, walang away na ganun. Walang makakaganti, diba? Yeah, siguro, Ms. Risa, no? Maganda rin, dahil nabanggit niya ni Archie ni David that they're both from solo parent families.
tanungin din natin ano yung mga challenges na encounter nila growing up in a solo parent setup, ano kung paano naging epekto, kasi mukhang maganda ang upbringing nilang dalawa eh. But before the two of them answer that, let's pause for a quick break, sit back and relax, and we'll be right back. Kami po ay magbabalik dito lamang sa CyberChat Season 3.